Congresswoman Migs Nograles, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayong Udto, Colonel. Mayong Udto, Ma'am, Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulat dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pag-quota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurenderin sa police station, para sila ma-rehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mrs. Chair, na lahat ng mga operation through by-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Your Honor, Mrs. Chair, ang Ozamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng by-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki yon na mga pusir sa Ozamis. So yun ang pag-intindi ko. The other kuta naman at saka yung reward system, alam ng mga police lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay, Your Honor, Mr. Chair. Maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na by-bust o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao, tama? Yes, Your Honors. Itong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa Kapidiya, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair. Yung mga intel community. So, bago nila ibigay sa kay PRRD sa list. So, may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very cleared naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa pusir na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya dalawang beses na tukhang. Ano po ba ang tukhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, kami po, hindi namin alam. Ano po ba ang tukhang? Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, please, sir. Proceed. Mr. Chair. Tukhang, that means knock and play. Parang inak mo yung inak mo yung bahay, tapos ito sabihan din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day, sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tukhang sa loob. Yes, Your Honor. So kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instruksyonan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruksyon sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok,
ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga police, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to ng alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard dyan. Na may nag-o-order galing sa higher-ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sistasyon, yung nahuli mo, na-bypass din, na-implement mo yung search warrant, na-failan mo ng complaint yung mga subject suspected person. So, may bypass operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera, may search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na sindikat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pagpunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair, ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP standard operating procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Osamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Ako, kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Parahinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors. Very known within? Within the PNP. Okay. Standard siya hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon. Okay. Presente. Sorry, Your Honor. So,
dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honor. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan mag... Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honor, kung di, saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, di voluntarily na magsabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang mga, pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, wala, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyayari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganun? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni then ni Senator Bato de la Rosa, no, na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka pa po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit niyo naman, sinabi niyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honor. So, pwede pa ki-explain na bakit sa una ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe niyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumpleto na, na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustory niya sa akin yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin. Pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And yun ang nangyari na sa akin naman, na tinignan ko na hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP, bakit. So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU,
na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarín, Usamis, Misamis Occidental. Nung nangyayari, Your Honor, na si Mayor Navarro is include in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin personally si Chief NP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors... Sorry, Mr. Chair, iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, yes, na drug lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man iriya ang Clarín. Sinabihan po kayo na huwag niyong galawin? Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honor. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honor. And direkto, may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, sila mismo ang nagsabi huwag galawin kahit na alam nyo po nasa drug list, nasa watch list. Yes, Your Honor. Dahil po kasama siya sa STL na pumopondo kasama sa reward system. Yes, Your Honor. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na huwag galawin itong nasa na pumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na huwag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupondo din kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para yun na, para masitol ang problema. So, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod, alam mo na wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroong iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Your mismo Honor. Ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pupondo dito. So, yes, sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honor, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors.
If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niya yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si... Eh, tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Anabaro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito, nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga na fan ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya all this and corroborate your statements? Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Yes, Your Honors. Meron din AIDG kasama po. Tama po? Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na mag ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on the executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also and especially Great Colonel na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, eto po, no? Tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-a-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-a-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepen nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target,
hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no, kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin at nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles.